Oh my god! Wow! Oh my god! What the hell do shit? Yan guys, oras na naman ng pasok. Wala tayong makidnap na bike ngayon, kaya lalakad tayo. Alay-lakad. Okay lang naman kasi exercise na rin. Wala lang, medyo mainit na. Pero okay lang yan. Importante, mahalaga. Gago! Ganda, singalapin tayo. Wala lang. Siyap na pinupuntahan ko minsan. Dito madadaanan natin siya. Baka napahinga muna tayo dito kasi medyo maaga pa. Oras ay maaga pa para dumiretso sa trabaho. Diyan na lang din yung trabaho ko, malapit na. Hindi mo yung mga halaman ni ate, oh. Malaki na yung kalabasa niya. Malapit na siyang pakinabangan. Sarap ng talbos ng kamote, oh. Yung kalabasa, oh. Malaki-laki na. Uy. Parang namumulaklak na si kalabasa. Ayan, oh. Parang namumulaklak na siya, ayan, oh. Masarap dito yung bulaklak niya tsaka yung talbos. Gawin natin, halo natin sa prinitong isda. Dinding-ding, wow, sarap niyan. Yung mga dates, medyo malaki na siya. Ito, mayroon akong pinapalaking ano dito, eh. Aba, kinuha na naman yata. Ayun. May isa dyan, oh. Marami yan, eh. Lime. Ayun, medyo malaki na. Ayan guys. 8:44 pa lang. Tambay muna ako dito. Mula dito hanggang sa trabaho ko, mga 5 minutes na lang, eh. Last 9 pa yung pasok namin, kaya medyo maaga. Pahinga muna. Ito ko sa ano, ilalim ng lime tree. Diba? Kapagod. Pagod maglakad, pero wala tayong magagawa kundi magtiis, magtiyaga. Ganyan po ang tunay na buhay ng isang OFW. Kasi nakikita lang ng iba yung puro pinupost ng mga OFW sa Facebook yung mga masasayang moment. Siyempre, hindi naman pwedeng, alam nga namang ipost namin yung mga time na nag-struggle kami, naghihirap kami sa buhay. Mas lalo namang kakabahan yung mga pamilya namin sa Pinas kung nakita nilang ganun, di ba? Kaya yung mga masasaya lang yung ginagawa namin. Pinupost namin yung masasaya lang.
mga happenings. Kasi minsan lang mangyari sa buhay namin yun eh, kaya pinopost namin. Makikita nila sa Pilipinas, wow, unsaya nila, okay sila doon, oh, di ba? At least hindi sila, hindi mag-iisip yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Ganun lang yun. Mga bobo! Ayan na si Papa Tommy, nag-checking. Papa Tommy, kumusta yung trabaho natin dyan? Yeah. Jai. Checking na lang yan, guys. Tapos na lahat yan. Papa Jonik. Tom, nag-hi ka mata. So, ayan guys. Tapos na namin itong GTR kung PPF. Bali, checking na lang si Papa Tommy. I-pick upin na ng customer. Mamaya. Papa Tommy, anong masasabi mo? Anong masasabi? Gago! Wala akong masabi. Paano mo nasabi? Wala akong masabi. Papa Jonik! Oh. Oh. Say hi! Hi! Hi, I love you! I love you. Ay, pinilaki mo, Jay ko, Jay. Pilipinas? Nag-aarap ka. Ha? So ayan, medyo relax-relax na kami ngayon guys kasi medyo natapos na tong full PPF na to. Pagka may ganito, hindi kami nakakapahinga eh. Kaya relax na kami ngayon. Checking na lang to. So, nandito na lang muna. Bye-bye! Yan po yung makina ng GTR natin. Kita nyo naman, napakalupit. Narbor ko na, arborin mo. Ayan guys, pauwi na tayo. Bali, nakiangkas ako dun sa makasama ko sa trabaho. Nagpadrop ako dyan sa may stoplight na yan. Kaya medyo mabilis ako nakauwi ngayon. Ayan. Lakad na lang konti kesa maglalakad ako mula dun. Napaka medyo malayo-layo. Kaya nakiangkas na lang ako. Ayan na. Napagod guys. Tinapos namin yung GTR. Kasi kukunin na ng may-ari. O ayan, malapit na rin mag-iptar. So ayan guys. So, bye na muna guys. Gusto ko lang share yung nangyari sa akin sa buong maghapon. So, yun na nga. Until next video. Bye-bye.